Whoops! Sorry! Natalsikan ba kayo? Ako nga pala si Diego, isang pambihirang... Kuneho! Teka, nadumihan lang ako sa paglalaro pero kuneho talaga ako. Ano pong pambihira sa inyo? Ah, yun ba? Diego, ang dumi-dumi mo naman. Pambihira kang kuneho ka. Shhh! Huminahon ka. Bakit tumataas ang boses mo? Pambihira namang amo yun. Haha, pambihira ang lakas ng boses mo, Diego. Happy 2023, mga kaha! Alam nyo ba na ang taong ito ay tinatawag na Year of the Water Rabbit? Sinisimbolo raw nito ang longevity, peace, and prosperity in Chinese culture. And speaking of water rabbit, may kwento tayo ngayong umaga na pagbibidahan daw ng isang rabbit o kuneho. Ang magkukwento sa atin, isang napaka-poging kapuso host na walang iba kundi... Ako! Wala kaming budget sa iba eh. Sorry. Ako na nga. Dahil unang kwentuhan natin ito for the year, dapat special. Ito ang mundo na ang lahat ng mga hayop ay mapayapa at masayang namumuhay ng magkakasama. Pero siyempre, may iba't ibang karakter at imahe ang bawat hayop dito. Ang mga kalabaw, kilalang masisipag. Ang mga kwago, laging gising sa gabi. Matako naman ang mga baboy. Palakaibigan ang mga ibon. Habang matalino naman itong mga matsing. At sa kanilang mundo, isa sa mga kagalang-galang na hayop ang mga rabbit o kuneho. Taglay kasi nila ang magandang pag-uugali. Maamo, kalmado, tahimik. Simbolo rin sila ng kalinisan dahil sa taglay nilang kulay. At walang bahid ng kagaslawan ang kanilang mga kilos. Pero sa lahat ng mga kuneho sa mundo nila, itong si Diego Kuneho ang pinaka-naiiba. Makulit! Maingay! At laging madumi dahil sa paglalaro. Naku po, just don't judge him, okay? Ganyan naman kasi ang itsura at kilos niya. Hindi naman siya isang salbaheng kuneho. Tama ba, Diego? Tama po! Pero may mabuti man siyang intensyon tuwing siya ay tumutulong kung minsan ay hindi pa rin maganda ang kinilalabasan nito. Ang ganda naman yan! Bagay ba sa akin? Kathy, may konting busot dito. Ah! Yung dress ko! Ma'am, tutulungan ko na po kayo ha. Osha, salamat Diego. Pakiingatan na lang. Oops! Ay naku, Diego! Ayan tuloy, araw-araw na lang na sinasaway at napagsasabihan ng kapwa niyang kuneho itong si Diego. Kung saan-saan ka sumusuot, kaya palagi kang madumi. Tingnan mo ang balahibo mo, hindi na puti. Kilala tayong mga tahimik na hayop. Pero dahil sa ingay ng tawa mo, tumataas tuloy ang boses namin kakasaway sa'yo. Mm-hmm. Mga kalmadong hayop tayo, Diego. Hindi tulad ng mga ikinikilos mo. Nasisira ang image natin dahil sa'yo, Diego. Ayoko na namin maging kakuneho. Dahil sa mga narinig, nalungkot si Diego. Gusto ko lang naman maging totoo sa kung sino ko. Hindi ko naman ginustong maging iba sa kanila. Masama ba akong kuneho? Oh, mga kaha, masama bang kuneho si Diego? Hindi po. Nako! Sana'y gumaan ang pakiramdam niya kapag narinig niya yan, guys. Mula noon, naging matamlay na si Diego. Palagi na siyang mag-isa. Hindi na siya nakikipaglaro sa mga ibang hayop. Sa halip, ay nakatambay na lang lagi sa kabundukan. Hindi na rin siya humahalakhak ng malakas na kagaya noon. Aba, tila nagiging pangkaraniwang kuneho na tuloy ang itsura at kilos niya. Yun nga lang, kitang-kita sa kanyang mga mata na hindi siya masaya. Hanggang isang araw, habang nagmumuni-muni, isang tunog ang narinig ni Diego mula sa itaas. Aray! Ah! Naku po, isang kaibigang hayop ang nangangailangan ng tulong. Pero noong mga sandaling yon, abala sa paghahanap ng pagkain ng ibang mga ibon. Wala rin mga hayop sa paligid na nakakita sa ibon, maliban kay Diego.
walang pag-aatubiling, lumapit si Diego sa batis at bigla itong tumalon sa tubig at iniligtas ang ibon. Dahil sa kanyang pagiging adventurous, natutong lumangoy si Diego at sanay na makipaglaro sa mga bibe. Dahil sa ginawang kabayanihan ni Diego, tuwang-tuwa ang lahat ng mga hayop sa kanilang lugar. Lalong-lalo na ang kanyang mga kakuneho. Minasama namin ang naiiba mong personalidad, Diego. Patawarin mo sana kami. Hindi ka dapat namin hinusgahan. Dahil sa likod ng iyong kakaibang kilos, tunay pa rin busila kang iyong puso. Pambihira ang iyong ginawa. Isa kang bayani, Diego. Magmula noon, mataas na ang paghanga at pagtingin ng mga kapwa niya hayop kay Diego. Hindi na hadlang ang pambihira niyang personalidad para magkaroon ng magandang imahe sa kanilang lugar. At na-inspire ang maraming hayop na magpakita na rin ng kanilang tunay na sarili. Salamat kay Diego, naging masaya at maunawain ang bawat isa sa kanilang mundo. Patunay si Diego na walang masama sa pagiging totoo sa sarili. Huwag magpa-apekto sa sinasabi ng iba, basta't alam nyo na mabuti ang inyong kalooban. Maganda ang balik nito sa inyo. Hashtag, always be yourself 2023. Aha!